Hello everyone, so it's now 6 o'clock in the morning. Magtitimpla muna ako ng Vietnam Premium Robust Coffee. Ito yung brand na gamit ko. Actually, binili ito ng panganay naming anak. Kasi alam niya na coffee drinker ako at alam niya kung kailan siya bibili ulit. Pag nararamdaman niya na ubos na yung iniinom kong kape. At pati ito na ginamit ko para mag-brew ng kape, siya rin ang bumili niyan. Talagang nakakatuwa lang na meron kang ganitong anak na alam niya kung ano yung pangangailangan mo. So, ganyan ako magtimpla ng kape. Gumagamit ako ng 2 powdered milk, 2 scoop. Pero hindi na ako gumagamit ng asukal or any sweetener kasi okay na naman ang lasa niyan. Nasanay na rin ako. At hindi kasi maganda sa katawan ang asukal. Nakakasira ito ng ating katawan at posible ka magkaroon ng diabetes. So ito yung gamit ko. Inalis ko muna yung filter at yung lid niya dahil maglalagay ako ng 2 kutsarita ng ground coffee na binili niya para sa akin. So ayan, 2 lang kasi tamang-tama yan sa isang tasa ng kape. At although hindi ito kasing bango ng Batangas Coffee or Batangas Baraco, pero masarap siya at iba rin ang kanyang lasa, iba rin ang kanyang aroma. Hindi siya ganong katapang. So, mas maganda kasi walang singaw sa katawan. So, naglagay ako ng pinakulong tubig at bagong kuluyan para mas mabilis ang brewing or yung proseso ng pag-brew ng kape. Ayan. Katapos niyan, lalagyan ko ito ng takip para hindi sumingaw ang init niya. So yan, haluin ko lang muna para mas madali siyang magkaroon ng lasa. So ayan, nilagay ko na ang filter at ang lid ng gamit ko. Ayan, after 3 to 5 minutes, pwede na yan na ibuhos doon sa tasa kung saan ko inilagay ang 2 scoop ng gatas. So ayan, mabango rin siya. Hindi nga lang ganong katapang sa Baracong Batangas. Ayan, pero tamang-tama ang kanyang linamnam at ang lasa niya. So napakasarap nito inumin tuwing umaga. Isang tasa ng kape sa bawat umaga. Minsan sa hapon o kaya sa gabi after meal, umiinom ako niyan. Ayan, hinalo ko lang muna ito para madissolve yung powdered milk. Ayan, pinalipas ko lang muna. Mga 2 minutes, another halo para matunaw ng gusto yung powdered milk. Ayan, so pwede na natin itong tikman. Actually, nung tinikmang ko ito, talaga namang very satisfying ang lasa niya. So, yung tunog pa lang ng higop at yung mapapa-ah! Grabe. Mapapa-ah ka sa sarap. So, iyan. Makita nyo kung ano yung mga ginamit ko. Ayan, yung tinimpla, nabuwasan na. At ito yung ground Vietnam Premium Robust. At ito kung saan ako nag-brew. At ito naman yung powdered milk na gamit ko. At syempre, dahil nga umaga, masarap na mag-almusal kagaya nito. Yeah. Thank you for watching.